Leverage, okay? Ibig po sabihin, gagamit ka ng panahon, effort, time ng ibang tao para madagdagan ang income mo at pwede yan sa mga sari-sari store. Paano? Eto, magkaroon ka ng... Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and James Project. Magandang hapon, umaga sa lahat ng Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng magustong magpa-coach kay Doc or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB. Nandyan lang po sa paligid. And if you want to increase your income po, we can help you with my partnership sa IMG. Pwede kayo mag-message sa akin. SMDC kung kayo OFW. And if you want to do trading, smart trade in partnership with ATFX. Okay? Alright, so dito muna tayo sa sari-sari store. Usapang sari-sari store. Paano nga ba makabawi ng benta ngayon after ECQ? Lahat ng mga sari-sari store. And eto ah, para makabangon tayo ulit, makabawi tayo ngayon. Kasi alam nyo, hindi, may pinuntaan ako sari-sari store si Madam Labby. Hanggang 12 lang pala sila. So ibig sabihin, kailangan maagang magsara. So the more na sinasara mo ang sari-sari store mo, syempre, bawas ang bili, bawas ang benta. So kaya after ng ECQ, paano ba tayo babangon? Paano tayo babawi? Okay? At ito isang paraan na kahit sari-sari store, pwede mong i-apply ang law of leverage. So paano ang law of leverage sa yung sari-sari store? Yan, pag-usapan natin habang tayo nagkakape. Alright, paano ang leverage, Doc? Ganito. Ito kasi, lumabas tayo, di ba? Meron tayong in-interview na isa, yun nga si Madam Labby, tapos meron tayong in-interview sa Zoom. So, meron akong model na gustong i-share naman sa inyo. Nandun sa kabila kung ano yun YouTube channel. Pero sa inyo, si-share natin. Leverage, okay? Ibig po sabihin, gagamit ka ng panahon, effort, time ng ibang tao para madagdagan ang income mo at pwede yan sa mga sari-sari store. Paano? Eto, magkaroon ka ng listahan or group of sellers. Yan. So, ikaw mismo, sari-sari store, meron kang reseller, meron kang seller. And that's leverage. Kasi minsan nakala natin si sari-sari store, doon lang, bili ka nito, bili ka na to, ito, magbenta ako. Hindi po ganun. Sabi ko nga po sa inyo, ang sari-sari store, kung talagang love mo yan, yan ka kumikita at gustong-gusto mo siyang gawin, seryosoy na natin. Okay? Apply the law of leverage. Magkaroon ka ng seller. Okay? Taga-benta. Lagyan ng mga taga-benta. Humanap ka ng mga taga-benta mo in this 3 items or 4 items. Dagdagan natin na isa. Unang-una, nakita ko, gaya natin ang model ni Madam Labby. Si Madam Labby po ay nagpapabenta ng mga ice drop. Alright? So, meron po siyang, bago mag-ECQ, meron siyang 40 na nagbebenta sa daan. At yung mga ice drop niya po, kinukuha niya, dinideliver from Bulacan. You can do the same. So, Doc, paano ba yun? Hanapin mo lang si Madam Labby sa YouTube niya. Yan dyan, message mo siya. Nandyan ang kanyang YouTube channel. So, kumikita po siya ng... Nag-compute. Kung after ng ECQ, makahanap pa rin ng 40, take 50 pesos na lang. So, that's 2,000. Pero, Doc, syempre, hindi naman ganun agad. Manap ka na lang ng 10 tao sa paligid mo na hindi naman maghapon yun . 2 oras lang yun. Iikot lang siya sa barangay nyo. Tapos magbebenta ng ice drop. So, 5 tao muna. Sige, 5 tao. Hanap ka na 5 tao na magbebenta niyan para sa'yo. Okay? So, that's leverage, magbenta ng ice drop. Okay? So, manap ka na 5. Alam nyo, nung unang panahon, ginagawa na yan, di ba? Minsan nga, ice cream. Sama mo na ng, ice candy. So, kung wala ka pa supplier ng ice drop, ice candy. Di ba, marami naman ngayon na gustong magbenta niyan . Diba? O kaya, alam mo ba, ito, meron akong tawag dito na interview dito mismo, nagpunta sa mga ibang sari-sari store, naglalagay siya doon, ice candy. Di ba, gawa niya, ice candy. Ikaw din sa bahay, diba, may sari-sari store ka, nagbebenta ka na ng ice candy dyan. Di, manap ka ng 5 maliliit na sari-sari store, okay, bebenta ko kayo ng ice candy . O kaya, kung walang naglalako,
humanap ka ng ano, yun nga, yung ice drop. O bebenta ko kayo ng, magbenta kayo ng ice drop sa harap ng sari-sari store nyo, ha? So, leverage ang tawag po dyan, okay? So, pangalawa na, na pwede mong ibenta ng ibang tao para sa'yo. Ito yung interview ko mula, I mean, I think, ano ba ito, Mindanao ata, si Ma'am Rose, ay Ma'am Rose, sila naman po ay nagpapabenta ng pandesal. Eh, Dok, di naman ako nagbebenta ng pandesal. Eto nga, nakatuwa sa kasaysayan nila. Nag-bake sila, nagawa sila ng pandesal nang wala pa silang, ang tawag nun, malaking oven tsaka nun roller. Ginagawa lang nila sa bahay, meron lang ata sila yung lang ginagawa nila. Simple lang. So, nag-start sila, parang 500 lang puhunan nila. So, tapos ginawa nila, noong una, doon lang nagbebenta. Then, eventually, may nagbebenta na para sa kanila. Kung gusto mo ganito, kung ayaw mo nang, Dok, ayaw ko, hindi ko na kayang gampanan yan. Di ba may mga ganon? Humanap ka ng panidiriya dyan sa malapit sa inyo. Sabi mo, supplyan mo ako ng pandesal, mga limang kahon. Tapos yung limang kahon na yun, ikaw humanap ng taga-benta. Ikaw, or ikaw humanap ng, sa harap ng sari-sari store, bibili. So, alam mo yung buhay, sabi ko, diskartehan mo lang yan. Strategy lang yan, okay? So, pandesal. Kaya ako to sinasabi sa inyo, kasi nagawa na ng iba. Kaya mo din gawin, kapatid. Alright? So, yon, pandesal, ice drop, ice candy, pandesal, na taga-benta, ano pa pwede? Eto, naisip ko lang, ha? Wala akong na-interview na ganito, pero posible siya. Sabi nga natin, yung isipan natin, i-ano natin siya, maging mas crazy, di ba? Maging mas weird. Kung nagbebenta ka na rin lang sa sari-sari store mo ng frozen goods, foods? Frozen, like tocino, longganisa, hotdog, patty, kung may mga ganyan ka, kung dinideliveran ka, so, ngayon, humanap ka naman ng maliliit na parang nagdi-deliver. Para lang din ice drop yan, may lalagyan, di ba? So, paghapon, magpaano ka, humanap ka lang din. Baka minsan, yung mga tricycle driver, gustong sumide lang, walang sumasay, so, yo, kuya, nagbenta ka muna sa paligid. Or humanap ka rin ng maliit na sari-sari store na pwede mo lagyan ng mga frozen foods, goods. Ano ba yung tawag doon? Basta gawa ganon. Alright, so, strategy lang kapatid. Diskartehan mo lang, okay? Kung may paninda ka na, i-ano mo na yan. Kung meron ng frozen items, i-benta mo na, okay? Next po, ano pa? Eto, sa akin, wala nang nakalagay dito. Pero, umisip ka, dyan sa mga paninda mo, tinan mo ah. So, tinan mo yung mga paninda mo. Alin dyan yung pwedeng inilala ko? Law of leverage tayo ah. Ibig sabihin, alin dyan yung pwedeng ibenta ng ibang tao para sa'yo? Na habang ikaw nasa bahay, nagbebenta, merong ibang taong tumutulong sa'yo para makabenta niyan. Tingnan mo ang mga items na binebenta mo. Alin dyan yung tingin mo pwedeng ilako at pwedeng bilhin ng mga tao? Baka mamaya, ikaw yung kauna-unahan. Kauna-unahan na sari-sari store na merong package, di ba? Pinagsama na, toyo, pati suka, mantika, nakapak, isang ano, di ba? Hindi ko alam, baka weird yung idea ko, pero who knows, di ba? Sabi nga natin, what makes a difference right now are innovation. Di ba? Yung kakaiba, yung bagay na hindi mo naisip na pwede pala siyang mangyari. Balikan natin, ulit-ulitin ko ang pangyayari, di ba? Wright Brothers, they were crazy, sinabi ang crazy. Di ba? Ang daming tao, sinabi ang crazy. Because it will not work. But eventually, nakikinabang tayo. Diba? So, malay mo, sa sari-sari store mo, dyan magmula ang ganitong concept. Diba? So, na pwede pala yung ibenta ng iba. Pwede palang i-deliver ng tricycle driver. I don't know. Diba? That's leverage. Okay? So, yun, deliver. So, sana nakatulong ako sa lahat ng mga sari-sari store. Ang business model natin ngayon, the law of leverage sa sari-sari store. After ECQ, paano mo to gawin? Pag-isipan mo, bigyan ng oras, panahon, abang nakasara ka dahil pinapasara pag lunch break ata, lunch time, pinapasara na. So, pag-isipan mo kung paano mo to mas mapaundad ang sari-sari store mo. Okay? Alright, maraming salamat. PM ka lang sa aking personal FB if you want to join my team. And every Sunday, meron tayong free webinar, The Principle of 100%. Okay? The Principle of 100%. Gagawin naman natin yan sa business. Okay? So every Sunday yan, PM ka lang sa akin, okay? Para sa yung free access. Okay? And please share this video sa lahat may bigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go!
Thank you.